Bale, matagal na ngang tapos ang NBA trade deadline, mga idol. Ito nga ay noong first week pa lang ng February. Maraming mga teams ang nakipagpalitan ng players at hindi kasali ang Los Angeles Lakers dito. Throughout the season ay laman lagi si Kyle Kuzma sa usapan na ite-trade daw siya ng Lakers. Pero natapos ang trade deadline na purple and gold pa rin ang suot niyang jersey. Kasama sa usapan dito, mga idol, ay ang palitang Marcus Morris Sr. ng New York Knicks at si Kyle Kuzma. Well, di ito one-on-one trade pero sila ang main players kung sakaling nangyari ito. Pero bumitaw ang Lakers sa mga negotiations at tinrade na ng Knicks itong si Morris Sr. papuntang Los Angeles Clippers kapalit ni Jerome Robinson at Mo Harkless. Kung titignan nating mabuti, parang okay din kung sa Lakers mapunta si Morris dahil kapag kinumpara mo ang stats ni Kuzma dito kay Morris ay parang panalo pa ang Lakers. Noong siya ay nasa Knicks, si Morris ay nag-a-average ng career high na 19.6 points, 5.4 rebounds at 1.4 assists per game habang nag-a-average din ng 32.3 minutes per game. Si Kuzma naman ay nag-a-average ng 12.6 points, 4.4 rebounds and 1.3 assists in 24.7 minutes per game. So kung stats lang ang pagbabasihan natin, mga idol, parang mas okay na rin kunin ng Lakers itong si Morris dahil lamang siya across the board. Win now mode din ang Lakers kaya okay lang din siguro na bitawan nila si Kuzma kapalit ng player na consistent ang bigayan. Pero hindi ganun ang case, mga idol. Teka, explain ko sa inyo. Basically, si Morris ang sentro ng opensa para sa New York Knicks kaya lumulobo ang kanyang point averages. Oo, points lang, mga idol, kasi hindi kilala si Morris sa kanyang rebounding. In fact, sa 10 seasons ni Morris sa NBA, isang beses pa lang siya nakapag-average ng 6 rebounds or more. So ayun, going back, mukhang mas okay itong si Morris kesa kay Kuzma, mga idol, dahil nga mas mataas ang stats niya. Pero mataas lang to dahil nga nasa New York siya at rebuilding nga po iyon. Last season noong naglalaro itong si Morris sa Boston Celtics ay 13.9 points per game lang ang average niya. So parang Kuzma lang din. To put things into perspective din, sa tingin ko kung si Kyle Kuzma rin ay nasa New York kung nagpalitan sila ng sitwasyon ni Morris Sr., maaaring 19 points per game din ang average niya para sa Knicks or baka mas mataas pa. Tulad nga noong unang dalawang seasons niya sa Lakers kung saan hindi sila nakapasok sa playoffs. Sa ngayon, hindi 19 points per game ang naibibigay ni Morris para sa Los Angeles Clippers dahil sa tatlong games na nilalaro niya dito ay nag-a-average siya ng 11 points, 5.7 rebounds, and 1.7 assists in 33 minutes per game. Ang 43.9% niya sa 3 noong siya ay nasa New York pa ay 31.3% na lang ngayon. So what I'm trying to say here, mga idol, ay tama lang din na hindi kinuha ng Lakers itong ang si Morris kasi baka bumagsak lang din ang laro niya sa Lakers dahil nga contending team sila. At hindi magagawa ni Coach Vogel na gawing sentro ng opensa itong si Morris tulad ng pagiging sentro niya ng opensa noong nasa New York Knicks pa siya. Bloated lang talaga ang stats ni Morris kaya mukhang mapapakamot ulo ka na lang talaga kung bakit hindi tinuloy ng Lakers ang pagkuha kay Morris. Well, opinion ko lamang ito. So kayo, mga idol, tama nga lang ba na hindi kinuha ng Lakers itong si Morris or baka mali tayo, mga idol? I-type lang ang inyong mga komento sa ibaba, mga idol. Sana nag-enjoy po kayo sa video natin. This is Jonas PB and as always, hanggang sa muli.